Congressman, sa panghuli po, siguro ho naman inyo na rin narinig, napanood o nabalitaan yung reaction dito po ni VP Sara. Ano po ang sabi niya? Ang lahat ito ay kasama sa malakihan at malawakang plano talaga eventually para sa pagpapatalsik sa kanya through impeachment. Ano pong masasabi niyo ron? Well, sa akin naman po, kung talagang wala naman po siyang kasalanan, di humarap po siya at sagutin po niya lahat itong mga alegasyon. Mm-hmm. Di po ba? Kasi kung wala ka namang kasalanan, ano po yung kakatakot mo? So, at the end of the day, lalabas at lalabas din naman sa taong bayan kung totoong, kung sino po ba nagsasabi dito ng totoo, kung kami po o siya. Opo. Meron ba ho kayong sinabi na itong pinag-uusapan nating halaga dito ng mga umano'y hindi maipaliwanag na disbursement ay lagpas sa threshold ng plunder? Kasi 500 million po yung pinag-uusapan po natin confi fund po dito eh. Mm-hmm. Eh di po ba ang plunder lang is 50 million eh. Opo. Yung mga yung halimbawa na lang po dun sa notice of disallowance, more than 60 million na sa 125. Mm-hmm. Isang ano pa lang po yun. Mm-hmm. Isang 125 million pa lang po yun. Mm-hmm. Eh ilang 125 million po yun pinag-uusapan. Opo. Opo. So, yun pong inyong paniniwala dito sa yung halaga ay lagpas sa threshold. Well, that is yet to to be proven pa naman. Opo, yes diba? Sir. Opo. Now, that is yet to be proven, pero yun nga po yung parang sabi ko, parang sa sobrang laki po ng amount na pinag-uusapan dito, medyo nakakalula rin po. Opo. Hindi ba kayo tatawid doon sa confidential fund po ng mga lungsod gaya ng Davao? Well, kahapon po, meron pong nagpresenta eh. Mm-hmm. Dahil lumalabas, parang yung Davao po yata ang may pinakamalaking confidential fund sa lahat po ng city during the time of BP Sara. Mm-hmm. So parang yearly, kung hindi po ako nagkakamali, parang nasa 400 something million. Oh, 460 million daw noong 2020. 460 million noong time na mayor po siya as compared sa mas mga malalaking at densely populated na mga city kagaya ng City of Makati, City of Manila, City of Quezon City. In fact, yung Cebu parang ang liit eh. Opo. So ano po yan? Posibleng tumawid kayo dito sa confidential fund ng Davao? Meron bang COA ano din dito? Observation memorandum? Wala pa po akong idea. Hindi ko pa po alam yung... Wala pa po yatang napag-uusapan about that. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.